Hello guys, welcome sa video ko. So today, mag-review po tayo ng budget speedometer, yung Sanding SD548C. Ito pong Sanding ay wireless na speedometer. Mabibili nyo po sa Lazada at sa Shopee for a price of 250 pesos. Ito pong Sanding SD548C ay wireless, tapos ito po yung mga functions niya. Ang speed or yung current speed, odometer or kung gaano po kalayo yung distance na tahak nyo po dito gamit tong speedometer na to. Distance naman po, yung trip distance or yung distance po nung ride nyo, maximum speed or yung pinakamabilis po na nakuha yung speed. Average speed, yun naman po kung gaano kabilis yung takbo mo on an average. Yung TM naman po, ito po yung time or yung kung gaano katagal na po kayo nag-ride. Yung clock naman po, 12 hours or 24 hours. Ito po yung basically clock lang talaga po. Makita nyo po yun dito. Ayan po yung clock. So, ang oras po ngayon ay 10:36. Nagpa-flash na po siya ng maintenance. Lagi po nangyari yan pag naka 200 kilometers pataas na po kayo. Ayan po. Ito po yung odometer, yung distance, yung max speed, average speed, tapos time. Ito naman pong scan, magfa-flash po siya ng, fa-flash po niya lahat yan. Ayan lang po. Tapos, ito pong comparator, makikita nyo po yan pag tumatakbo po kayo. Pag negative po, ang ibig sabihin po niyan, yung bilis na tinatakbo nyo po, mas mababa sa average speed. Tapos pag positive naman po, mas mataas po sa average speed. Ayan po yung functions po niyan. Pag bumili po kayo nito, may kasama pong box. Pero as you can see, wala na po yung box sa akin at natapon ko na po. Mga dalawang linggo ko na po ginagamit yung speedometer na to. As of now, wala pa rin po akong nakitang issue dito. Maganda po siya at kung tight budget lang talaga po kayo, maganda na po to. Ito po yung guide niya. Pag binili nyo po itong speedometer, pag binuksan nyo, may makita po kayo yung nagpa-flash lang po. Magiganyan po kayo makita. Ito naman po, yung indication na ilalagay nyo, depending sa tire size nyo po. 700 by 38, hanggang 26 times 2.3. Tapos meron din po dito 16 by 1.5 inches. Ito naman pong itong mga number po na to, ito po yung ilalagay nyo po depending sa size ng tires nyo po. So yung tires ko po ay 700 by 23 millimeters. Yung bike ko kasi po ay Spunker Burton R3. Nakakabit na po doon pati yung sensor po para dun sa speedometer. As you can see, na-setting na po dito na 2105. Pag nilagay, yan po ang gagawin nyo. Ito naman pong kilometer, papakita nyo po yan kung anong indication nyo po yung gusto. Kung kilometers po ba or mileage. So, ako po, prefer ko talaga pong kilometer. Ayan po. And, yan, na ano na po siya. Na program na po siya. Ayan. Ito pala po ay may battery po. Hindi siya rechargeable katulad po ng ibang mga speedometer katulad po ng mga Cat Eye, Garmin, mga ganun, or Wahoo. Ito po ay the battery. Wait lang, pakita ko sa yung battery. Hirap tanggalin. Hindi ko matanggal. Basta yung battery po niya ay yung pabilog na battery na makikita nyo po kadalasan sa mga budget speedometer talaga. Ayan po. So, ito pong Sanding, mabibili nyo ulit po for a price of 200 pesos, 250 pesos sa Shopee or sa Lazada. Meron naman pong counterparts po ito na katulad po ng Sanding SD548B, which is wired po na speedometer po siya. Ang kinaganda lang po nun ay meron po siyang backlight na kahit madilim, may press po kayong button para umilaw. Pero dito po sa wireless na 548C, wala po siyang backlight. Yun lang po ang nakita ko pong problema dito. Pero
Kung hindi naman po kayo nag-ride ng mga madaling araw, ganun, okay na rin po to. Accurate naman po yung ano niya, yung reading niya. Basta tama po yung star circumference na ano, in-enter nyo po. So, ayan po ang Sanding SD548C wireless na speedometer. Budget speedometer, I mean. Ito po ay maganda. Maliit po siya. Siguro mga ano lang po to. 7 millimeters ata po. Yung laki niya. Ayan po. Tapos nakita nyo po. Maliit po ang kamay ko. Kaya medyo malaki po yung sa itsura. Pero ano lang po to. Compact lang po siya at maliit. So, ayan po ang review po natin sa Sanding SD548C wireless speedometer. Make sure na i-like nyo po yung video, tapos kung ano naman po, sinisipag kayo, subscribe na rin po kayo. And that is it for our review of the Sanding SD548C wireless speedometer. Thank you and see you next time. Ito pala po yung bike ko na pinagkabitan ko nung Sanding SD548C na wireless speedometer. Ito po yung computer mount na naka-cable ties po siya. Tapos, ito naman po yung sensor. Ayan po. Naka-cable ties din po siya. Tapos, yung magnet po para dito ay nasan ba? Ito. Ayan po yung magnet niya. Ayan po, magpa-pass-through po siya dito sa sensor. Yung sensor po andito sa kabilang side. Tapos, i-detect na po niya yung bilis ng pagtakbo niyo po. Ito pong speedometer, ay sensor po na to. Katulad po ng speedometer ay waterproof na rin po siya. And may battery po na kinakabit po dito. Pero, hindi ko muna po tatanggalin. Ayan.